paniniwala ng isang nagbebenta niyan. Ang dextrose powder daw eh prebiotics. Mali. Kami sir, meron kami schedule ng pinapainom sa mga ibo namin. Meron kami schedule ng Monday, Tuesday hanggang Saturday. Ang Sunday namin pahinga. Maghapon silang plain water. Example po namin is wari Monday naka dextrose powder kami. Tuesday magbibigay kami ng probiotic. Wednesday, yung probiotics niya yung liquid. Liquid. Tapos Wednesday meron kaming red cell. Tapos essential multivitamins 10. Opo. Tapos yung iba meron pa silang ibinibigay. Ako usually yung tatlo lang naman na yun ang ginagamit ko dati. Pinapaikot-ikot mo lang. Pinapaikot-ikot. Tapos pagdating ng Sunday, plain water lang sila lahat. Okay. So ito yung system na nakasanayan eh, no? Ito yung nakasanayan nyo. Actually katulad nga nung sinabi ko kanina, nandun lahat yan sa binibigay niyong pagkain, ma'am. Bakit mo hinahanap sa iba? Kasi hindi lang na-absorb. Yun. Ang role naman, kaya nga sabi ko, ang Horus, ang purpose niya, ang role niya, tulungan kayo na ma-absorb lahat ng binibigay niyong pagkain. Sayang lahat ng binibigay natin. Kasi yan, katulad yan, meron tayong dextrose, meron tayong kung ano-anong mga multivitamins na binibigay. Mm-hmm. Bakit nyo hinahanap yun? Ibig sabihin, kulang ba yung binibigay nyong pagkain? Parang hindi siya nakukuha lahat dun sa seeds. Tapos nagugulay pa kami, nag-check-up kami kasi may, hindi na nakukuha sa loob ng dahil captivity na sila eh. Ako, I don't have any against sa paggamit ng mga chinap na gulay o chinap na tama naman yan eh. Ako, para sa akin kasi yan nga yung sinasabi ko na hindi natin nakukuha na sa labas. Hindi nyo na nakukuha sa labas kasi captive na sila eh, di ba? Pero kung magbibigay kayo niyan at idudumi lang, hindi naman nakuha yung nutrition talaga niyan. Sayang. Kaya pansin niyo sa Horus, isa sa mapapansin niyo sa Horus, mas kumukonti rin ang dumi. Nang binibigay nyo at nawawala yung amoy. Meron kasi ako nabilan ng mga ibon. Pag uwi ko sa bahay kami ni Sir Jody, pag uwi namin, ang baho ng ibon na ito. Bakit ganito? Ganito yung amoy. Saka iba, nag-iiba yung nag-iiba yung dumi nila. Correct. Mag-iiba ang dumi. Kasi at mas kukunti kesa dun sa dati. Dati siguro, ang bilis mapuno nung poop tray. Nung tray nyo eh. Ngayon, kahit na isang linggo na, parang konti pa lang din yung dinudumi nito. Mas madaya pa yung kinutkot nila na yung tinapon nilang seeds. Kesa dun sa dumi. Diba, bakit magtataka ka ba? Diba kumakain tong mga ano ko? Minsan matatakot ka pa eh. Pero ang totoo niyan, tumaas na kasi absorption nila. Kaya nawala na. Na-convert na. Meron tayong ano eh, sa mag-iibon, napaka-importante ng keratinase. Kasi yung ang keratin, ito yung mga, yeah, kuko natin, di ba? Hindi ko pa na ano, parang wala pa akong na-encounter na itong gamot na to is para sa kuko, para sa balahibo. Balahibo. Ang hinahanap ko lang, kasi sa kalapate, ang ginagawa namin, yung mga seeds, yung mga buto na kinakain ng kalapate, pinipigaan namin ng vitamin E. Ah, okay. Para pag tinuka nila yung pagkain, i-absorb nila yung gamot. Para maganda yung feathering. Maganda. Ngayon, ang tanong ko sa kanila, anong pwede natin ibigay sa ibo natin para gumanda ang balahibo? Sabi ko sa Mr. Bob, pigaan kaya natin ang vitamin E. Sabi niya, hindi ubra kasi binabalatan yun eh. De, yung feathering kasi nila, actually, yung sinasabi niyong pagbibigay ng vitamin, para ito yung medyo makinis tignan. Maganda tignan. Pero ang tanong diyan, tumubo ba ng maganda? Yun ang... Diba may mga tumutubo kasi iksi ng balahibo. Bakit itong aking alaga mas mahaba kaysa dito sa isa? Makukumpare mo minsan eh. Actually, yung Horus kasi, yung Bacillus humilus, ang byproduct niya, mag-produce ng keratinase. Enzymes to. Yung keratinase to, ito yung responsible sa pagtubo ng mga balahibo. In fact, yun nga sinasabi ko, yung mga puting manok man yan, puting ibon yan, pansinin nyo, parang ang bilis nilang mag-molt. Hindi stable. May mga albino, may at maya, balahibo ng balahibo eh, puti eh. Kasi kulang sa keratin. Yun. So ang Horus po natin, merong ganon. Yung Bacillus, yung isa sa mga
probiotics na nasa loob ng horus, yung Bacillus pumilus, yun na nagpo-produce ng keratinase. Kaya pala yung mga pababako, ang ganda ng mga balahibo, ang balahibo niya ang haba. Tapos ang ganda, hindi siya madumi. Isa pa sa mapapansin niyo diyan, mas magiging matibay ang buto. Meron din isang kapang horus kasi na pinapabagal naman yung decalcification. Na sa bone marrow kasi nang gagaling yung decalcification na yan. Hindi naman po kaya magkakaroon ng, kasi meron kami nagamit dati isang product, sa sobrang excited binigay nang ibinigay, ang nangyari nagkaroon ng deformity yung mga sisiyo, tumigas, merong mga nakaganyan, yung mga paano nakadiretso na ganyan, tapos yung katawan tagilid, dahil sa overproduction na ng calcium. Ang nangyari yun, pinainom namin ng gamot na yun. Kaya naman po nalaman na yun ang naging sanhi niya kasi lahat kaming gumamit nun. Pare-pareho. Pare-pareho kami. Huwag niyo nang sabihin ko anong pangalan, di ba? Hindi, yung, kasi eto naman, yung sinasabi ko, nasa bone marrow ito. Hindi ito magkakaroon ng deformities. Hindi siya ma-over sa ano. Hindi. Lalo niyo itong mapapakinabangan dun sa mga matatanda na, nahirap na, natumayo. Yung decalcification kasi natural process yun ng lahat ng species, ng hayop. Kasama yan sa process nila, yung nagde-decalcify. Kaya nga yung matatanda natin, nagkakaroon ng osteoporosis. Kasi yung calcium nila, hindi na makapag-hold off. Ito hindi. Wala na, ang sinasabi mo kasi yung calcium build-up deposit. Walang ganun. Decalcification lang yung sinasabi natin doon, yung procedure lang ng pag-decalcify. Yun lang ang ginagawa ng horus. Pero hindi siya pumupondo dahil wala namang calcium ang horus. Dahil ang calcium dapat, nandun din sa kinakain mo. Ang horus, ang pinaka-main talaga niyang ginagawa is yung ang tawag doon yung parang i-absorb na lahat na ipapasok mo doon sa... Hindi. Sa buong maro kasi, andun ang sistema ng decalcification. Kapag ka nagkakaedad ka, yung oxidation, pag tumatanda tayo, nag-oxidize tayo. Pag matanda na tayo, kumukulubot na yung mukha natin. Ganun din naman sila nag-decalcify. Napapabagal niya yung proseso na yun, yung procedure na yun. Ngayon, hindi mo kinakailangan... Anti-aging, parang ganun. Anti-aging. Hindi mo kinakailangan na magbigay ng calcium kung tutuusin. Ako nagtataka ako sa ibang mga mag-iibon, ang hinahanap calcium. Oo, nagka-calcium po ako. Alam mo, pag sumosobra nga sa calcium, yun yung sinasabi namin, yun yung sinasabi mo magkakaroon ng mga deformities. Tapos kaming... hirap lumabas yung sisiyo sa itlog mismo. Opo. Kasi parang bato na. Mm-hmm. E diba? Hindi mo kailangan yan kasi dapat natural pa rin ang process. Ayun. Yun, meron ang horus. Kaya maganda nating ibibigay yan. Hindi mo kailangan ng calcium. Nandun dapat yan sa binibigay mong pagkain. Okay. Ang dami, meron pa kaming cattle bone. Para, yung cattle bone. Para daw tumigas yung shell, mailabas, or parang gano'n yan na hindi basa-basa mababasag. Kaya naging yung problema, sobrang tibay ng shell. Hindi makalabas. Ayaw lumabas na po. Diba? Kasi sumobra ka na sa deposit eh. Dapat meron lang saktong-sakto. Hindi naman deficient. Kailangan sakto. Kaya nagbibigay din tayo through their nutrition, hindi na kailangan ng supplementation. Tayo, supplement yung ginagawa natin, bibili ng kung ano ng calcium na supplement. Diba? Kaya sabi mo, nadideform yung ibon mo. Yung horus natin pala, all in one. Yes. Dinesign, ito talaga ang design nito eh. All in one talaga ang design niya eh. Ginamit siya sa baka, ginamit sa bibe, ginamit sa aso, ginamit sa pusa, ginamit sa manok, all in one. Kasi yung pH level, actually yung pH level ng mga mamon at saka ng chicken, hindi halos nagkakaiba. Hindi ko sasabihin kasi baka malaman yung sikreto na yun. Nasa research yan eh. Hindi halos nagkakalayo. Maliban lang sa reptile. Kaya yung aking produkto, hindi pwede gamitin sa reptile. Pero pwede siya sa aviaries, pwede siyang gamitin sa lahat ng mamal. Yun ang maganda sa horus natin. Ang mga ibon natin, di po, may nai-stress din. So, tatara natin kay sir kung paano bang magandang gawin para yung mga ibon natin hindi nai-stress. At saka yung, di po, sobrang init natin ngayon. Tumataas ang bill natin sa kuryente.
Di ba nga, ang iba pa, bumibili ng iwata na cooling para malamigan yung mga ibon natin. Na alam natin, minsan pag electric pa ng gamit natin, isa pa yun sa nagiging cause kung bakit na-stress yung mga alaga natin. So, sir, paano ba yung bang horse natin eh makakatulong sa ganyang problema? Thank you.